Hello guys, I am Jonel Delito. I am a YouTube content creator for almost 3 years, and also I've been part of the Adobers family 3 years na rin. So, paano ba ako next start when it comes to pagiging Adobers? Actually, when I joined last February 11 sa YouTube, I decided na i-follow yung best friend ko, which is si Teen, going to the Adobers family, which is I joined March 2017. So, since talaga nag-start yung YouTube career ko, Adobers Studios has been there for me. Ayun, for staying sa tagal ng 3 years sa vlog, pagba-vlog, I never know na magiging ganito ako. Like, hindi ko alam na magiging content creator ako. I have a small interest when it comes to vlogging and also to this kind of industry. And when I joined Adobers makes my dream come true na nagkaroon ako ng confidence. As in, mas nagpuso yung confidence ko, naging mas creative ako. Naging creative ako. As in, super naging creative ako. Napunta ko sa iba't ibang lugar. Napuntahan ko yung mga lugar na hindi ko napupuntahan, na hindi ko pa napupuntahan in my life. Knowing this after 3 years, staying here, nalabas nila yung talent na meron ako din. And hindi ko alam na ano pala, pwede pala akong acting, I can give love advice pala, I can give advices. And hindi ko alam na darating ako sa ganung point na I'm doing something na marami akong nakilala din ng mga friends, na marami akong nagawa na hindi ko alam na kaya ko palang gawin. Adobe Studios has been there for me since, ayun nga, from Matt Kuya Matikolay, to Sir Mark Miranda, going to kay Miss Jen. I mean, happy, super happy ako sa Adobers, super happy ako na nakakapunta ako sa ABS-CBN, the same time, may mga tao nag-aalaga sa akin. Guiding me to this kind of world makes me more better, and nagiging ginagawa ko yung sarili ko ng best version of myself because of them. And they help me na mas mag-produce ng good content at the same time to give you guys happiness and entertainment. Yun nga. Upon hearing, yun nga, yung narinig ko this morning, kasabay ng pagsarado ng ABS-CBN, pagsabay na hindi ko alam ba't masakit sa akin. Hearing this, parang medyo masakit sa dibdib. Hearing these words makes me feel more, parang may nawala sa akin, may nawalang part sa akin sa pagiging content creator bilang isang tao dito sa mundong ito. Sa mundo ng social media and digital media. Kasabay na nga, they will end hanggang August 31 and they will unlink us by July 31. And una, masakit sa akin na makita yung mga tao nag-alaga sa'yo na mawala ng trabaho, na mawala ng sariling network. And I thought na akala ko maano pa to, magiging okay pa yung welcome sa digital media division, kasi nga social media lang naman siya, wala naman siya related sa TV. And then parang siya na ABS-CBN and magko-close na talaga sila. They will stop the operation after these years. And I've been so grateful na naging part ako ng family nito. No regrets. I'm happy and glad that I started my career with Adobers. And guys, yun nga, thank you so much sa mga tao nag-alaga sa amin, sa mga tao nagbigay sa amin ng opportunity. Pagpapatuloy namin yung pagpapatuloy namin yung
nasimulan nyo bilang mas pagpuputihan namin. Mas pagpuputihan ko na mas magbigay ng happiness and enjoyment. Hindi ko maiwasang maging malungkot, hindi ko maiwasang maging maiyak. Kasi actually gusto ko pang maiyak kayo pang umaga. Pero I want to parang iwalay yung emotions ko when it comes to work. May work kasi rin ako. Pero regret ko lang siya nalabas. I don't know, it's been sobrang sakit sa akin. Sobrang sakit sa akin. Hindi ko alam na darating sa part na to. Na we will say goodbye. No, hindi kami mag-goodbye. Kasi maalam namin makikita pa namin kayo. Kasi sobrang liit na industry nyo to. Na maalam kung magkikita-kita ulit tayo. Thank you so much, Adobert Studios. Sobrang thank you. Sobrang thank you. Mahal na mahal ko. Thank you for all the opportunities na makakita ng artista, makapag-ano ng mga artista, na makapag-collaborate sa mga artista. And give me more contents na hindi ko alam na kaya ko palang gawin at kaya ko nipuntahan. Thank you so much. Thank you so much sa inyo. Mahal na mahal ko kayo.